You know. Let's go! Alin bulan na hadi! Ano? Kuya! Balita sa'yo. Ayos lang. Ito sa Davao. Sa Davao ka ngayon? Hmm. Talaga? Taga-diyan ka pala? Papahinga. Taga-diyan ka pala? Taga-Davao talaga. Ah, talaga? Pati ka sa Davao. Hindi, wala eh. Nauna yung basilan eh. Mas malaki bigay ng basilan. Ano, Brad? Basta yung shoulder mo? Ano? Galing sa... Kailan ba ako naoperahan? 21 ako naoperahan eh. Oh, ilang months na yan? January. 1, 2, 3. 4 weeks na. Nakakit pa na, hindi pa. Dito lang? 90. Kaya yun lang. Hanggang shoulder level lang. Oo, oh, tapos... Mm. Mahirap yan. Putang bigat eh, no? Ginagawa hirap naman. Na eh. Oo. Oh, alay. Sobrang alay. Sobra, Brad. Tapos yung likod oh. Parang humihina, no? Mm-hmm. Oo, oh, pare. Pero ano yan? Mabuti ng ganyan, pare. Kasi... Shoulder kasi, Brad, bumabalik-balik eh pag hindi mo pinaayos. Paulit-ulit. Okay na yan, habang bata ka pa. Bata ka pa naman eh, di ba? Kasama ko din ang ano ang kaibigan natin, si Alin Bulanadi. Wait lang, kunin ko lang yung ano ko. Dami mo ano eh, no? O di kasi, pare. Natutuwa ako sa ano mo. Mga ano mo, kuya. Mga kalokohan. Di, pero pati ako nagugulat na yung mga player, pag nagkikwento, nalalaman mo yung mga buhay. Nakakatuwa sila, pare. Akala ko nga yung mga tahimik, sinaabando. Ay, di. Makukulit din pala, eh, no? Di. Nagkita kami sa base sa ano, eh. Sa island, eh. Malabas yung mga ano, yun yung gusto ko pakita sa mga fans, eh. Yung kabilang side ninyo. Kasi syempre, nakikita lang nila yung pagka-player eh. Corny, sabi ko. Gusto ko makikita. Corny. Corny, kung puro ganun na lang eh, di ba? Kala nila hindi tao pag lumabas ng court eh. Kaya maganda yung mga kwento eh. Kunyari, sina Stockton, natutuwa sila kahit galit na galit sila kay Stockton. Pero, Brad, okay yan. Mabait yun, mabait yun. Stockton, mabait yun. Mabait nga yun. Okay yan, nakakuha din kita, pare. Kasi, alam, isa ka sa mga pinakamagaling na passers ng ano eh, ng Pilipinas eh. Isa ka... Pasas, naiya pumasa. Pag naipit naman, pinapasa. O, pasa naman, syempre. Okay. Alin, saan ka nag-start pag-basketball, pare? Kasi nakilala kita, ano na eh. San Sebastian eh. Saan ka nag-start? Originally talaga dito, from Davao. Davao native, born and raised dito. Tapos, grade 3, 9 years old. Nagsimula ako maglaro. Tsaka yung ano namin doon, yung... laro namin doon. Ay, yung rules namin doon na tinatawag. Bali, syempre, di ba, wala pa namang, di naman kaya gaano ng ibang school na magbayad ng mga coach na medyo yung talagang ano na. Yung ginagawa doon, parang nagsiself-apply yung coach, tapos kami na yung nagbabayad. Ah, kayo nagbayad para makalaro? Oh, pero hindi naman siya, ano, kumbaga monthly lang. Ganun lang. Oh. So, player ang nagbabayad para maswelduhan yung coach? Oh, parents kami, oh, mga kami rin. Ah, player parents, oh. Ganun sa dam, doon sa dati mong school? Sa school namin yun. Tapos, saan nang galing yung ano, kumbaga, nung bata ka pa lang ba talagang ano ka na, addi ka na sa basketball? Oo, ginagawa ko. Binabayaran namin yung advance yung coach. Para ako yung makalaro agad. May politika din pala sa ano. Pumupolitika pala si Bulanadi. So, nung ano ka, addi ka na talaga. So, oo, grabe. Ano, buong araw talaga. Halos umaga, 7 a.m. Kasi yung tapat ng bahay namin, parang kina Alvin, pasaol. Tapat ng bahay nila, court na. Ganon din sa amin. Oh, sa taas ng namin yung court. So, laro ka lang ng laro. Laro lang ng laro. Bata pa lang, score na bata agad. Bata pa lang. Score na agad yung gusto mo. Hindi talaga, totoo. Tanong. Bata pa lang, score na. Oo naman, syempre. Yung mga, diba, dati bata, papugihan yung layup dati. Sidestep pa yan. Pero nung bata ka, sino yung, kumbaga, una mo napanood na tipong ginaya mo talaga? Ay, sa ano? Ano ba, sa local o sa international? Kahit saan, so, pare, yung kung saan ka gumaya ng mindset mo na score talaga gusto. Yung una talaga, kasi yung unang shoes ko nun dati, yung kay T-Mac dati. Yung Adidas? Yung Adidas. Tapos ang laki pa nung sapato sa akin. Tapos si T-Mac, nakikita ko na maglaro siya na dati. So, yun yung mga, T-Mac dati. Tapos yung mga Adidas kasi una ko sapatos eh. Pero yung sa ano talaga, yung sa PBA, yung tabaga, kumbaga parang, siguro mga tumagal-tagal na rin. Siguro, syempre sila, kuya LA Idol, LA Tenorio, nakikita ko dati. No? Mga reverse-reverse nila, malulupit na reverse niya rin. Ano maganda doon? Sabi niya LA Tenorio, pero yung gusto niya kay LA Tenorio, yung shoot pa din. Point guard yun ah! Eh, syempre, reverse yung nakikita ko. Yung reverse pa din ang iniisip niya, mga kaibigan. Pero, so T-Mac ka talaga dati, T-Mac. So doon mo nakuha yung
yung mentality mo na score. Eh, yun na, napapanood ko. Pero nung ano, nung mga kalagitnaan din noon, syempre, Kaliwete kami, pinsa ko Kaliwete. Sabay-sabay namin pinanood sila Manu Ginobili. Oo nga, no. Talaga, the scientist. Lupit talaga yun. Nakikita ko nga yung pag-Manu Ginobili, brad, ah. Bata pa lang pala. Manu na... So, Adidas ang sapatos mo dati? Unang sapatos. Ngayon, nakapirma ka kahit saan? Wala. Oh, Adidas! Alin Bulaladi? Napanto ko naman, Adidas. Baka naman. Baka Adidas. Kung sino-sino pinipirma niya, nandito si Alin Bulaladi. Okay, so, from Davao, paano ka na, nung nag-Manila ka, diretso college na? College. Paano ka napuntang San Sebastian? San Sebastian ba yung una? San Sebastian talaga diretso yung una. Diretso na. Pero may mga ibang recruits din. Paano ka na-discover? Saan? Yun, yun kasi nga, palarong pambansa nun. Di ba? Nationals. Di ba? Region. Representative na Region 11. Tapos, dalawang taon ako nag-ano nun. 2012 tsaka 2013-2014. Pero noong 2013 sa Dumaguete kasi yun. So mas madami na ma-discount kasi mas ano yun, mas madami lumapit sa yung mga taga Cebu na team. Pero noong 2014 sa Laguna, yun doon kami nag-meet na San Sebastian, sila Coach Franco. Hindi pa si Coach Egay noon. Hindi pa. Pero nung ano noon, nung 2000 mga 2000. Ano yun eh? Araw ng... Ay, Kadayawan yun eh. Dito sa Davao. Naglaro yung Baste dito. Sila Calvin. May mga picture pa nga ako noon eh. May picture kami ni Kuya Mark Baroka, Calvin Obueva. Bakit Mark Baroka? Hindi, nasa ibang team sila noon. Kabilaan. Baga commercial. Sila Ken Bono andon. Big Mac. Bale kami noon. Bale, Baste kasi yun. Bale, Phoenix dala nung Baste noon. Buo sila college. Pero yung kabila, Montaña sila. Ugot, Montaña. Puro mga, ano sila, Jojo Tangkay. Sila Chris Calagio, yun doon, sila Ken Bono. Si, ano yun, 2012 ata, 13. So, tapos wala ka pa yung, sa Baste noon? Wala pa, preliminary game kami noon. Tapos, yun, baga, nakita, parang sakto ata yung naghahanap ata yung Baste noon na, ano, ng mga player. Pero for high school pa ata yun. Kasi may isang teammate ako noon na kinausap din eh. Tapos, kumbaga, pare, eh, ito, ganyan, si, ano po, coach, ganyan. Pero, more ano talaga yun, sa, talagang medyo yung parang nagkasundo. Yun talaga sa Laguna, palarong pambansa. 2014, oo. 2014. Ano pang schools ang kumausap sa'yo nun? Si, ano ata nun ah? Sa Letran ata, si Coach, ano ata? Ano yung alumni siya eh, Kuya Ron J. Enrile. Ah, si Kuya Ron J. Diba? Pero hindi niya ako ano, parang nagtanong-tanong lang siya. Kasi, yun nga, yung hanap niya din for high school, for squires din yun. Yung ano, AYAC yun, AYAC din. Tsaka si EU. So dahil na panood mo si na Calvi nung una, doon ka nag doon Baste talaga. Gusto ko Baste. Gusto ko Baste. Pagdating mo ng Baste, brother, yun yung first time mo din sa Manila. First time. Coach Egay na. Hindi, Coach Topics pa. Coach Topics. Ikaw, ang alala ko ito yung earliest memory ko ng Alin Bulanadi. Nung pag pinapasok ka, ano ka lang eh, kumbaga pag may extra points, ganun, depensa, alala ko eh, tapos nag-game winning shot ka kalaban ang San Beda. Beda, oo. Wala ng timeout, parehong kupunan. And then Sarah misses both. Tumatakbo ang Baste. Bulanadi, bolsa, Bulanadi, butcheran! Alin Bulanadi! Alin Bulanadi. Ang kumpiyansa, nung hindi na niya binigay yung bola, siya na. Kita mo yung emosyon dito ni Alin Bulanadi. For a win. Coming from the San Sebastian Stags. San Beda. Pero alam ko nagkalaban tayo nun eh. Sa Baste ako nun eh. Ano ata team mo nun? Photon. Nandun ka na ba nun? Nandun na ako nun. May naalala ko sa'yo. Kaya di kita makalimutan ko. May ginawa ka nun. Hindi ko maalala, bro. Sinuntok ko ata si David. Ay, hindi ko siya tangi. Ando kami nun eh. Pag-iisipan ko, kung may kakat ko to. Pero alala ko nung game na yon si RK, naalala ko na noon. Sabi ko nga, sino to bagong to? Shooter ha? Sayang, sino to? Pero ano ka pa noon, hindi ka pa masyadong ginagamit noon. No? Di pa. Ano pa third stringer pa kami noon. Third stringer. Kami si nila Bragais. Sina Bragais kami noon. Tapos, lang yata si Alin na pati ako na ano, nalaglag. Oh. tapos, pagdating ng Baste, so si Coach Topics muna. Yun yung hindi ka pa masyado kasi may mga seniors pa noon eh. Ano ako noon eh? Team B, isang taon. Tapos, Team A ka, Coach Topics pa din. Hindi na, Coach Rodney na. Team B ko lang sila naabutan. Si Coach Rodney nga. 2015. Pala. Ito bro ah. Nung si Coach Egay na, doon talaga lumabas yung laro mo. Hindi ko nga alam na super scorer ka hanggang nung mga 2 years na si Coach Egay. Yung last 2 years mo, doon talaga lumabas.
So, nung bata ka pa lang, since score ka na, ano yung pinakamataas mong napunto sa isang laro? Kahit, eh, kailan? Yung bata pa? O... Hindi, kahit anong laro, kahit legal labas. Pinakamataas. Liga? Liga labas. Ah, ano ata? 64? 63, ganun. Sa ano, Baliwag, Bulacan, nag-best import pa. Pero sila, ano kalaban namin nun, ha? Sila pa sa all. Kasi may hugot isa. Isa-isang ano lang. About barangay. Tapos nahugot kami dun. Kasi may tropa ako dun sa Baliwag, Bulacan. Tapos nag-abot, dun na suspended si ano kaya, si Palma. Renz Palma. Rala si Renz diba? Palma, yung Blackwater. Oh, 'di ba? May ano sa kanya, yung hindi siya nakapirma kasi may nag-violate ata siya. Siya yung kalaban namin finals. Is doon ka nag 64? Nung sino kalaban mo nung nag 64 ka po? Siya, para malaman ko. Ano, ba? Import ah, namin siya. Siya ano import? Ah, hindi, sa kabila noon import si ano ata si sino to? Yung sa Beda, yung payat na matas tumalon. Si Eugene. Eugene Toba. Eugene Toba. So, ang import nila, talagang import. Tapos ikaw, import ka. Import ako, pero ako lang yung ano doon, Pinoy. Oh, ikaw na yung ikaw import, tapos Pinoy ka. Balik kami dalawa ni Pasaol, pero magkaiba kami team. Kami kalaban laglagan. Ah, tapos naglaban kayo ni Pasaol. Laban kami laglagan. Ano na si Pasaol noon? UE na? Sikat na siya noon? Oh, galing na ni Alvin. Tapos ikaw, Baste. Kilala na. Baste na, Baste. Ano ka na rin noon? Yun na rin yung time na senior ka na sa Baste o bata ka pa? Ano na, magdi-D-League na. Papasok yung D-League nun. So ano ka na nun? 64 sa ano? Sa NC, 40 ano yan? 44. 44. Oh, ikaw, okay. Doon ka nun. Ikaw yung nagsisenya sa akin eh. Ah, 40, di ko alam. Kasi sinasabi ni coach sa akin, 20 pa daw points kung 20. Nagbibilang ako nun, Brian. Sabi ko, mag-tweet-tweet ka sa akin, uy, 30 ka na, finish, shumot ka pa. Puts it up. Body, again. What? Warner puts it up. Again, hesitation, gets the ball in transition. Bulanari for three. Back. Or the Filipinos in that situation. Bulanari. This is tough right here. Look at the hesitation, the pull, the stroke. But first, Alin Bulanari, the ball speed, the attack, the step against Adamo. Stops, pulls, strokes it, puts it up. Bang! Ito mo naman, hindi ko alam paano nakalusot. In off and finish pa. Inapak-apak na lang na tapinok. Walang problema, 43 na ako eh. Kasi gusto ko mahabol mo si Bolix nun eh, para lang maganda. 50 o. 44 50 eh. Si Bolix. Proud ka naman na siguro. Ang kapal talaga ng mukha mo, Brad. Ang kapal talaga ng mukha mo, bro. Nagko-cover ako ng laro. Again, Dumalanari for three. Bang! Pakapalan lang ng mukha. Pakapalan lang ng mukha. Pakapalan lang ng mukha. Buong laro napapanood ko, Alin. Kahit mintis yung mga first quarter mo, sabi ko, hindi titigil tong hayop na to. Hindi talaga tumitigil. Ano mentality mo sa ganun, Brad? Yung totoo. Ito, sabi, hindi ko eh. Sabi din sa akin ng coach ko dito dati. Eh, pinapractice mo naman yan. Lalabas din talaga. Tsaka papasok at papasok yan. Pero yun nga, pag papasok talaga, sabi ko, tuloy-tuloy na to. Pero pag kahit di tuloy-tuloy, shoot pa rin. So, utak mo talaga. Shoot. Kada kuha mo ng bola, hanap ka ng puntos. Oo, shoot talaga. Sarap shoot eh. Kahit sa gilas, bro, ganyan ka. Hindi, ano, mahihain ka rin. Mahihain ako konti. Konti lang. Tsaka bawal kayo, Coach Tab yun eh. Tira ng tira. Bawal. So, adjust ka sa gilas. Pero, sumasakto din naman sa play pagka ganun. Sinasakto ko rin sa play. Kunwari, pag instruct na titira, tira din talaga. In fairness sa gilas, ikaw, napanood na kita, hindi naman ikaw yung scorer na maraming dribble eh. Ikaw yung scorer na kahit dalawang dribble lang. Minsan nga, wala lang dribble eh. Basta titira na lang eh. Ang kanya lang talaga guys, kahit may bantay, titira talaga siya. So, si Coach Egay, nakikita ko, sinisigawan ka. Lagi ko nakikita si Coach Egay, sinisigawan ka bro. Anong sinisigaw niya talaga sa'yo pag nagmimintis ka? Tumigil ka na o tumira ka pa? Hindi, parang shot selection. Parang ganun. Shot selection, ganyan. Pero ano talaga, yung talaga sinisigaw niya talaga sa aking kuya is yung ano, pag yung rotate sa depensa, pag nalate ako, ganun. Karamihan talaga, ganun. Kasi yung problema ko kasi yung kumbaga, yung depensa pag weak side, lalo na pag malaki yung ano, pag nalate ako, ganyan yung... Oh, eh, kasi gusto mo lang tumakbo eh. Gusto mo lang tumakbo eh. Fiesta na eh. So, pag sinisigaw ka ni Coach Egay, laging shot selection. Oh, shot selection din talaga. Depensa. Depensa, o. Pag halftime, Brad, kunyari sobrang sama ng laro mo first half. Kasi meron mga ganong laro eh. Sobrang sama ng shooting mo first half. Pero second half, tira ka pa rin ng tira. Ano sinasabi sa'yo sa halftime? Pag sa dugout, yun ano, parang sinasabi sa akin yung depensa ko, ganun daw. Tapos kailangan second half talagang matuto daw dumipensa kasi pro ka na, mature, ganun. So never ka naman pinagsabihan na huwag tumira? Never. Oo naman, di naman sinabihan. Yeah. Oh, edi sabi ni Coach AK, sabi niya, pag open ka, tira mo na. Kasi si Coach AK na nagagalit kapag di ka open tapos din drive mo pa. Yung mga ganun, kasi bira lang daw yung ganun sa laro. So, open na open ka.
Tira mo lang. Oh, tira. Pukul talaga, pukul. Ah, pukul talaga. Eh, gusto ko mga coach. Eh, ganun din si Coach Ege. Ganun tira. Din ata si Coach Ege dati. Nag-record din ata sa NC so, yun, grabe. Sumakto ka pala, kaya no? Sumakto kasundo. Pala kay Coach Ege. Kasundo. Yung 44 mo muna. Anong, pag ganun kang in the zone, ano na, alam ko kasi bro, kahit nagmimintis ka, feeling mo mainit ke. Pero yung ganong mga ano araw, kasi nanonood ako noon eh, talagang first quarter pa lang po, tsaka ilan aatas kinormo noon eh. So, anong utak mo pag ganon, in the zone ka na? Ayun lang, tuloy-tuloy lang, ganon. Kunwari, nagagalit nga ako pag di binibigay sa akin yung bola eh. Alam ko. Para, oh, nai-excite kasi ako lalo, lalo. Tsaka yung 44 points na yun. Ba, kailangan namin yung larong yun eh. Kailangan. Tsaka sinabihan ako ni Coach Noy Catalan, isa at coaching staff namin sa Basilan. Sabi niya, baka naman bago kami magsialisan sa Baste, mag-ano daw ako sa kanya, parang magbigay daw ako ng history. Parang ganun. So yun. Ayun, sabay kami umalis nun. Sa Baste. Sabay pala umalis. So yung 44 mong yun, ano yun, naramdaman mo na, papunta ka pa lang, o doon na sa laro, parang, uy, init ko ngayon ah. Ganun. O, parang sa laro lang. Kasi yung first quarter, parang 3 points din ata ako nun. Pag timeout nun, kinausap na agad ako ni Coach Noy. Sabi niya, kayang-kaya mo, miscore ng 40, sabi niya ganun. Oh, mainit ka na talaga nun. Umpisa pa lang. Sabi ni Coach Noy. Totoo. Dalawang beses ko, napanood. Well, maraming beses ko nakita si Alin na talagang pumuntos ng sunod-sunod. Pero dalawang beses yung maaalala ko talaga. Okay. Una, yung 44 niya dun sa Baste. Ako kasi nagko-cover nun. So ako nagsasalita nun. Tapos 44 siya. Kada tumitingin siya sa akin, sinisenyas ko na, oh, 25 ka na, 30 ka na, ganyan-ganyan. Okay. Yung pangalawa, kalaban ko sila sa MPBL, yung Basilan. Ano ko nun? Galing ata ako ng trabaho noon eh, so hindi ako nakalaro sa arena, sa San Juan Arena. Bacolod, oh. Basilan. Oh. Oh, hindi ako naglaro noon, nasa ano lang ako, nasa labas oh. lang ako. Tapos sinasabi ko na uy, yung bola na deep, tangay na kasi kilala kita eh. Ang skinor mo ata noon pare, first half. 22 ata, 27. Isa doon. 20, 20, alam ko si ano eh, kuya eh. Sinabihan din ako ni Coach na yun noon na ilang ka yung na naka-record sa first half ata na score. Si Kuya John Wilson ata. 20, basta 20 plus. Yung sa akin lang ata noon, 23. 23 points, 23, guys. 24, first half, 23, 24 oh. points. At si Coach Jerwin Cabiltes. Bula natin, bibit-bit. Kana niya, Alin Bulanadi. Mm-hmm. 4-3. Swabe. Pamunta kay Bulanadi. Sumubok pang sumundot dito. Si Jamel Lonac. Yan ang naagaw dito ni Japs Bautista. Mainit si Alin Bulanadi. Wow. Napanood ko yun kasi galit na galit na ako sa teammates ko. Yung Bulanadi nga, kunin ninyo. Okay, so galing sa NCAA, nung nag-MPBL ka, ano yung adjustment mo? Parang wala eh. Actually kay meron naman kasi ano? Yun nga yung ano yung physicality nga yung physical sa laro tapos yung kasi sila Coach Gerson coach ko na sa D-League dati sila Coach Steve para nung unang ano namin sa Baste Chelo yung unang taong ko din sa D-League sila yung coach namin so yung mga play parang na familiar ko na parang yung ano lang yung adjustment lang siguro yung sa laro yung physicality tsaka ano sobrang ang utak ang gugulang ng mga player o IPBL. Pero mas madali din kasi mas walang depensa sa MPBL kumpara sa NCAA. Di ba, mababagal. Mababagal. Oo. Oh, so, kaya takbo lang ng takbo. Oo, tinatakbuhan ko lang. Oo, tsaka yung 3 points mo, buisit. So, MPBL, ito. Semis ba yon? Saan? Bacoor? Ah, semis. Oo, oh, semis. Semis yun, di ba? Ito lang yun, di ba? Nung bago nag-pandemic. Ito lang, oo. Oh, bago. Ilan ang skinor mo nun, Brad? Hindi yung taas eh, yung fourth quarter. Napanood ko yung fourth quarter. Na ano nga, nabaliw nga si Coach Leo Isaac sa'yo nung nagsasalita siya. Pasila ng kanilang opensa. Bulanadi, running shot sa 3-point. Grabe! Ibang klase ka, Bulanadi! Bulanadi! Bulanadi, grabe ka! Yun naman, bro. Ito ah, alam ko sa NC, syempre, lagi naman sa San Juan Arena. Pero na-experience ko yung MPBL. Naglaro ako sa Bacoor. Sobrang gulo dun. Sobra, kuya. Sobrang daming tao. Sobrang wild dun. Kasi wild, sobra. Sobrang support dun. So, tsaka grabe yung ginagawa dun, yung mga tao dun. Anong ginagawa? Hindi, ano kuya, parang ewan ko, tubig o tubig. Durayong na ano sa amin sa bench namin eh. Sa bench. Talaga mainit. Tsaka ano kaya? Oh, tsaka
pwede ikat ko eh. Totoo talaga nangyari, kuya. So game 3, ito yung 35 mo. Anong pumasok sa ano mo, Brad, nung half nung fourth quarter? Yan. Parang ano, nag-usap kami ni Kuya John noon eh, Oiluan. Sabi niya, parang si Kuya John kasi Kuya Oiluan, sa parang sobrang ano niya, yung leadership niya yung nabibigay sa team. Tapos yung kumbaga kailangan mo ng kausap. Kasi nung una talaga aminado talaga ako noon sa kanya. Pero hindi ko sinabi sa yung kay sa media yung nag-i-interview. Sabi ko lang sa kanya, no, Kuya, kinakabahan talaga ako. Sobrang lamig ng pawis ko, sabi ko. Kuya, sabi ko, tabig ng pawis ko. Tapos di ako makakain ng mayos nun. Sabi niya nga daw niya, kung ano, okay naman daw na kinausap ko siya kagad. Yun nga, sabi niya, kuya, parang sobrang ano daw, piyansa ko daw maglaro. Parang kaya ko pa daw umangat pa yung laro ko dun sa game 1, game 2, yung mga previous games ko. So yun, sabi niya. Tapos, sabi rin nila ano nila ano no nila Kuya Ton Bringa, sabi niya kailangan natin manalo kasi wala eh, uuwi tayo ng ano, luhaan or ano din talaga. Ganon din. Tsaka sayang daw yung pinagsamahan. O, matatalo lang kami. Oo, ganon din talaga. Yung mga ganon din yung mga ano. Tsaka aminin nyo na lang, sayang yung bonus po. Sayang bonus. Dahil pa sinasabi. Sayang bonus, man. Pinagsamahan. Ano yung pinagsamahan kung wala kinakain? So kinakabahan ka, was yun ba yung pinakamalaki mong game? Kasi game 3 yun, Brad. Tapos away. Sa paglalaro ko ah. Liban sa mga Final Four namin sa NC. Yun talaga kasi. Iba yun, parang, away yun eh. Oo. Oh. Yung NC kahit pa paano may kakampi ka, may mga baste. Yun. Kawawa kami dun, kuya. Kasi inano ko na nga yung bouncer, nilapitan ko na eh. Sabi ko, kuya, pag di nyo pinatigil yung mga tao, di kami maglalaro. Kasi binabato lang kami ng bote. Yung, pero plastic na bate lang. Oo naman. Kung baga, hindi naman kayo sinasaktan. Karang pinipikon lang kayo. Pinipikon lang. Pero sabi yung pikon na yun, ha? Tatawaan kami ng bote. Ha? Sabi nga ano namin, eh, yung mayor namin. Oh, ibang laro pala gusto nila. Dat, ibang player din pinadala natin. Iba silan. Sabi. Pero yun din yung pinaka-hostile environment na nakalaro ka. Yung sa Bacoor. Mm, grabe, yun. Grabe. Ako, naglaro ako Bacoor. Iba. Iba talaga dun, pare. Iba. Iba. Hindi ko ma-imagine kung away pa. Tapos, semis pa. Game 3 pa. Semis. Mm. So, ito na. Nung uminit ka na nung fourth, mm-mm, ano na utak mo? Wala na. Ano na? Oh, nagwala na talaga ako. Bingga na lang. Shoot na lang. Oo. Hindi ka natatakot na balikan ka? Hindi na. Bahala na. Bahala na. Ilan. At saka Brad, dikit yun eh. Tikit talaga. Oh, tikit. Ilang ginawa mo nun? Parang apat na sunod, limang sunod. Tatlo sunod. Una sa corner. 21. Bulanadi sasagot. Sumagot din. Oh! Pangalawa sa taas. Boarding. Long rebound. Nakuha dito ni Chris Domapi. Kumira uli! Pabanda! Tapos yung ano sa wing. Tapos yung pangatlo na yun. Yun na nga yun! Kasila ng kanilang opensa. Bulanadi. Running shot sa 3-pointer. Grabe! Ibang klase ka, Bulanadi! Pinakamagandang tira, yun. Counted. Bakit nga naman hindi? Tangin na. Natawa ako doon, natawa ako kay Coach Gerson. Gawa ganun siya, wag na. Kinukuha ko kay Kuya Gabo yung bola. Ah, nagagalit pa ako. Tapos biterano namin. Kaya nag-sorry nga ako nung pagkatapos sa laro eh. Mangyak-ngyak ako. Kuya, okay lang, na-shoot mo naman eh. Pagtingin ako, gumano si Coach Gerson daw. Parang, walang yato si Alin. Tapos yung na-shoot, mapalakpak. Brad, ba't mo naman nilabas yung running jumper mo sa 3 points? Bro, Ray. Chamba na rin yun, kuya. Pina-practice mo yun? O talagang ano na? Pero wala practice na. Kami ni, may pero, practice kami ni, ano nun, may skills kami. Pero one leg lang. Pero hindi running. Yun running, bro, 3 points eh. Tsaka, una ko ata ginawa yun. Yung, sa NC din eh. Beda din kalaban namin. Yung buzzer beater ko rin. Tapos na-shoot ko. Hindi running yun, bro. Dalawang paa yun. Tapos paharap eh. Yung kumpiyanso. Nung hindi na niya binigay yung bola, siya na. Ito mo yung emosyon dito ni Alin Bulanadi. Para we. Ay, di ba running yun? Hindi. Akala ko. Ano, para ako kayo momentum. Momentum ko paharap po. Pero, yun nga, first time. Oh. Dalawang paa. Dalawang paa. Yun, sa Bacoor, parang chamba na rin. Brad, isang paa, bro. Kapal na rin ako kayo. Pari, nanonood ako. Sabi ko, grabe to. Tapos, pari, parang ano yun, nalamang na kayo ng siguro apat na. Basta lamang na kayo eh. Kaya siguro sinasabi ng coach mo na relax na. Off-foot din, off-foot yan. Kasila ng kanilang opensa. Bulanadi, running shot sa 3-pointer! Pinakamagandang tira, yun. Counted, bakit nga naman hindi? That's off the pick pa yun, bro. So, yun, ano na lang yung kumbaga, wala na, hindi ka na nag-iisip nun. Kumbaga, tangin na, isushoot ko kahit papaano. Shoot ko na, oh. Kahit papaano. Shoot na. Nung na-shoot mo,
di ka natakot? Hindi ako natakot. Ito, seryosong tanong. Since sobrang hostile nga sa Bacoor. Pagpasok mo ng dugout nung panalo na kayo, paano ka lumabas? Nagpasama ka? Nagpasama talaga ako. Siguro mga ano kasama ko nun. Tropa ko, mga taga Las Peñas, dalawa. Tapos, yung mga bata ng mayor, apat. So, bali anim. Si Boss Jax pa, pito. Talagang labas kayo, no? Katakot? Labas, labas. Pero, hindi ka, talaga inantay namin na mag-zero talaga. Parang wala na talagang tao. So, late na kayo mo eh. Talagang alas 12 na, alauna. Late na kasi kumain kami sa Aristocrat, kuya. Mag-1 na eh. So, umabot kayo ng dinner midnight nyo. Midnight snack na eh. Mag-1 na. Pero grabe, 12-1, ganun, no? Biyahe pa. Nabaliw si Coach. Si Coach Leo. Nabaliw. Kahit ako na, natanga eh.